morning, church. Excited na po ba kayo para mag-worship kay Lord? Amen. Amen. Tunay nga po na dapat tayo nag-worship kay Lord kasi He is our God, He is our Creator. Amen. Amen. Reminders lang po ha, dapat po ay sundin natin yung protocols pa rin ng government to wear mask, tsaka siguro yung social distancing hindi kaya dito sa ating church, ano po. Pero, ingat pa rin po tayo. Kahit na sabihin natin na ano less na yung nababalita ng cases, pero dapat po ay mag-ingat pa rin tayo. Una sa lahat, ingat. Tapos ang Panginoon po rin ang mag-ingat sa amin. Pero dapat sumunod tayo sa Panginoon. Meron po ba tayong dapat na ipagpasalamat ngayon? Amen. Sino po ba ang gusto mag-testimony? Kung meron kayong ipagpapasalamat sa Diyos na talaga naman na hindi natin akalain. Pero God is so good na yung ating request ay binibigay na. Amen po? Amen. Meron po ba? O wala? O naihiya lang? Pero dapat po hindi natin tinatahiya. Yes. Hindi po ba? Amen. So, ako na lang. Ilang araw na lang, bigla-bigla na lang ako nakakaramdam ng panghihina, madaling mapagod. And this morning, naramdaman ko ulit. Pero sabi ko, Lord, Ikaw ang may control ng buhay ko. Ikaw ang nakakalam lahat sa buhay ko. And kaya-kaya mo akong patayuin ng may kalakasan sa church to fulfill yung mandate na ibigay mo sa akin. And amen, amen po. Kasi God is good in you. God is good in our lives. Amen po. So, dito po tayo sa tithes and offering. Ang verse ko po sa tithes ay Malachi 3:10. And it says, bring the whole tithe into the storehouse and that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. Amen po. So, malino po yung sinasabi rito, di ba? Dalhin natin yung ating tithes sa storehouse, sa church. Para ang Panginoon, eh, i-bless tayo. Sobra-sobra pa. Na wala lang tayong paglalagyan na. Amen po. So, meron na pong narinig na quotation from one of our pastor in the Philippines na sabi niya, the highest form of worship is obedience. Saan po niya ito kinuha? Ito po ay base sa Genesis 22, verse 1 to 5. When God commanded Abraham to worship Him, at He commanded that i-offer niya yung kanyang kaisa-isang anak. Walang kagatol-gatol, kinaumbagahan, sinunod ni Abraham. Amen po. Basahin niyo na lang po yun pagdating niyo sa bahay. So verse naman po ng offering, I came across with a book of Matthew, chapter 2, verse 1 to 2, and verse 11. And it says, Jesus was born in Bethlehem in Judea during the reign of King Herod. About that time, some wise men from eastern lands arrived in Jerusalem asking, verse 2, where is the newborn king of the Jews? We saw the star as it rose and we have come to worship him. Verse 11, on coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold,
and of incense and of myrrh. So, take note po ha, noong araw, ngayon, ang mahalaga ngayon, di ba po, sa UAE, mahalaga po, di po ba? Ang God ang nagpayaman, pero hindi po. Ang nagpayaman sa UAE ay yung incense at saka yung myrrh. Bakit? Sila po yung nagbibigay ng herbs na mahirap mabuhay, mahirap lumago. Kaya sila yung napakamahal nung panahon na yun, yung pag-ibon. So, tingnan nyo na lang po sa link ng balrog.com. So, pero din po akong narinig na isang publication from one of the pastor in the Philippines. And it says, the greatest act of worship is giving. Doon pa rin po yan, base sa Genesis 2:22, verse 1-5. Bakit po giving? When God commanded Abraham to offer his son to him, binigay niya, bungo. Nawala po ba yung anak sa kanya? No, di ba? Hindi kinuha ng Panginoon yung kanyang anak. Ibinalik niya. And another one, gagawin sa aming Bible study. We came across at Samuel, 1 Samuel, chapter 2. Nagtang mabagot hanggang doon sa pagkakit. About Hannah at Elkanah. Nung si Hannah, hindi nagkakaanak, nag-pray siya kay Lord. Nung hindi siya ng anak, bigyan siya ng anak at ibabalik niya, bibigyan sa Panginoon yung anak na yun at kanyang ginawa. At yun ay si Prophet Samuel. Pero, si Hannah po ay binigyan ulit ng Panginoon ng anak. Kasi yung anak niya si Samuel, ibinigyan niya talaga sa church, sa templo ng Panginoon para doon maglingkod. Pero ang ginawa ng Lord, i-bless na siya ng imabagong anak. So, hindi po siya nawala ng anak. Pagkos, yung isa, nagawang lima ang ipinalit ng Panginoon. Amen po! So, tayo po ay aking inaanyayahan ngayon na dalhin niyo po ito sa harapan yung tayo's reward. Dahil hindi pa nila naunawaan
pagsunod sa iyong utos at yung pagbibigay nila Panginoon ay isa pong test yun sa kanila upang sila, Lord, ay tumanggap ng pagpapala, Panginoon, na hindi nila inaasahan kahit, Lord, alam nila na wala na sila sa kanilang kursa. Ito ay pagpapalayo ng Panginoon. Dakilan Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. I-bless mo po itong mga kaloob na ito, Panginoon, ngayon. At ikaw po, Panginoon, ang magbigay ng wisdom sa humahawak po ng kinas upang magamit po ito, Panginoon, sa iyong gawain dito sa lupa, Panginoon. To extend your kingdom. Maraming salamat po, Ama. All these things, Lord, we pray and we ask in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Sa pagsubok, sa problema, nakakalimutan na yung
tinatawag na kagalaman, o nakakalimutan na pumapasok sa akin, lalo na siyempre, pag-break ka ng boyfriend mo, wala na kagalaman. Di ba? Or binlay ka ng sinong nag-break siya, o parating niya yung malinilis sa inang utak. Napayuko ba din? Aking pakan niya. Tapos mo lang yung mukha din. Isang gano'n mga kapatid. Isang na nawala ka ng trabaho, di ba? Nawala ka. Hindi mo pero masakit doon, siyempre. Dito sa Dubai, di pwede wala kang trabaho. Magbabayad ka ng bahay. Di ba? At kahit na araw-araw. Lahat ng bagay, gusto mong bilhin ng tubig, may bayad ng tubig. Gusto mong mag-AC, may bayad ng kuryente. No? Kaya napakahalaga nun. Pero sabi ng Panginoon, pag dumaras ka na sari-sari, pagsubok sa buhay o pagsusabuhay, bilangin mo itong kagalakan lang. Kasi pwede bibigay nun. Diba ang Diyos? Amen. Kaya sabi niya, bilangin mo itong isang kagalakan. Pag dumarating ka rito, normal yan. Tao ka eh. Pero pag panay ka na, hindi ka na dadat na rito. Pero kung buhay ka, dadatan ka na rito iba't ibang klase. Because you know that the testing of your trial, sabi doon, produces perseverance. Meron pa rito sa Bible chapter, sa Philippians chapter 4 verse 6. Bago tayo magsimula sa ating pag-worship sa Panginoon. Do not be anxious about anything, but in every situation, niya, sabi doon, be not anxious for everything, about anything, but in every situation, sa lahat ng bagay, by prayer and petition, with thanksgiving. Napakalagi sa Diyos. Kapag durating ka sa ganitong bagay, mayroong thanksgiving. Present your request to God. Sa wikang Tagalog, ang sabi doon ay, huwag kayong mabalisa sa maraming bagay. Kundi una, manalangin kayo sa Diyos na may pagpapasalamat. At, ang sabi doon, ay, ang inyong kahilingan sa Diyos. Inyong dalhin ang inyong kahilingan sa Diyos. Your petition. Sabi niyang Panginoon, dalhin ninyo yung inyong kahilingan sa Panginoon. Alam niyo sa Panginoon, hindi naman sabi ng narinto eh. Parang gano'n eh, no? Ang Diyos yung may gusto nito. Sabihin natin yung kahilingan natin. Ano ba yun yung nagbibigay ng kabigatan sa'yo? Ano yung nagbibigay sa'yo ng parang nahihirapan ka sa buhay natin o sa buhay niyo? O, ano ba yung bagay na napagpabibigan sa'yo mga kapatid? Sabi ng Panginoon, dalhin mo ito. Ihiling mo sa Diyos. Hindi yan masinaan siya na pag dumating sa ito. Kaya mag-iisip mo na, wala yung ganun. Walang ganun ang pangako ng Diyos. Sabi niya, kung dumating ka sa ganito, dalhin mo lahat ang kahilingan mo sa Diyos. Sabihin mo sa Kanya lahat na mayroong pagpapasalamat. Kaya pag tumatik sa ating sasari-saring klase ng problema, dalhin natin sa Panginoon. Dalhin natin ang hiling natin sa Panginoon. Siya ang gagawa ng lahat ng bagay. Sapagkat siya ang nagbigay, siya ang magbawakas ng buhay. Ngayon tayo lahat, na tayo mo magbubuhay sa Panginoon. Hilingin mo na tayo lahat kayo mo. Kung ano, nalangin sa Diyos. At ilang Diyos sa bawat aming hibig, sa bawat aming pagsubok, sa bawat dumating sa amin, wala kaming kayang gawin. Wala kaming magagawa sa aming mga sarili, Panginoon. Natapag nahiniwala kami na lahat ng dumarating sa amin, ikaw ang kikilos, ikaw ang gagalaw nito, Panginoon, ng aming hiling, Panginoon. Hallelujah, hayaan mo, Panginoon, ang kalakasan, ikawag mo, at ikaw ang kumilos sa amin, Panginoon. Hayaan mo matuwa ang aming mga puso, ang aming mga labi. Bigyan mo kami ng galak sa aming mga puso, Panginoon, habang kami magpupuri at paparangalan ka. Kumilos ka ng malaya. Malaya ka sa aming buhay, Panginoon. Malaya ka sa aming kalagitnaan. Kung kami ba'y may mga mali, Panginoon, nagawa sa iparapan. Kami ba'y nagkasala laban sa iyo, Lord. At napansin mo ito, Panginoon, ay tumutulong sa amin. Huwag mo hayaan, Panginoon, kami mahalo. Iangan po kami, Panginoon, patawarin ka. At kami humihingi ng sorry. Huwag kang magagalit sa amin kung kami nagkakamali. Kami tao lang, Panginoon. Hallelujah, malapit kami din papakumabas. Abutin mo ang aming pangakailangan. Abutin mo ang aming mga weakness. Palitan mo ang mga lungkot namin ng tuwa. Palitan mo, Panginoon, ang kabigatan ng gaan sa aming mga buhay. Palitan mo ang mga problema namin ng may tuwa at galak, Panginoon. Kaya, Panginoon, ang puso namin, Panginoon, sa oras ko'y magalak na maghiling doon sa iyo.
humihing ka sa bawat tatayo sa likod ng pulpit, ikaw daw, sino mong gagamitin mo, Panginoon? Ikaw ang kumilos, mga awin. Hallelujah, tutugtog, Panginoon. Bayaan kami sama-sama magpupuli sa iyo. Papalakalan ka, Panginoon, sapagkat ikaw ay nangangailangan, Panginoon. Hallelujah, nagpupuli. Naging mga anak, sabi mo, Panginoon. Hallelujah, sa oras ng party, ikaw ay naghahanap ng magpupuli, mga tunay na sasambo sa iyo. Kaya narito kami ng tunay na sasambo sa iyo. Papupulihan ka namin, pasasalamatan ka namin. Maraming maraming salamat. Ito po kami dalangin. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise God. Thank you for Brother Jojo for that very warm and inviting start. And are we all ready to praise the Lord? Are we all ready to praise the Lord? Amen. Let's sing together and rejoice.
far and wide we could search, there is none like our Father God. Thank you.
But when your preacher stands at the front, kasi we are made of 75% water, di ba? So yung tubig ang nandito. So it means dito walang tubig. So kailangan daw na tubig. Pero thank you, meron na. Yeah, so yun po. Anyway, today we will be looking at a preaching entitled, Are You High Maintenance? Yeah. Are you high maintenance? High maintenance. Let us pray. Father God, we thank you, Lord, for this morning, Panginoon. I give you, Lord, ang aking mga anak, ang mga pananampalataya, Panginoon, sambahin ka, Panginoon, at purihin ka sa Espiritu at Tuhanan. Ang aming prayer, Lord, sa aming kalagitnaan ay maghari ka, Lord. Ang iyong mensahe ay aming tanggapin, Lord, na makita ng maliwanag, Panginoon, ibang gamit ng iyong lingkod sa pag-aayag po ng mensahe na mag-isa, Panginoon, at through your blessings, Lord God, and through your provisions. At nawa, this place may you protect, Father God, sa anumang hanggang kalaban, at aming maintay, Lord, ang fellowship with you at this time. Lord God, we thank you. At salamat din, Lord, sa mga bisita at sa mga kapatiran, Lord, that we haven't seen for a long time, Lord, with us today. At salamat, Lord, sa buhay nila. At we welcome everyone sa gawain ko, Panginoon. This is our prayer in Jesus' name. Amen. So, Pastor Ray is in Atsman. He will preach there. Sa atin pong kapatid na gawain, the church doon sa Atsman. And of course, Pastor Elmer, as you know, is on vacation sa Pilipinas with his family. At we know very well that, I know maybe he's online. Don't worry, Pastor Elmer, you are well represented by, actually, natin pa, pasok ako pa eh. Magandang si Pastor Elmer. Bye. And yung mga jokes niya na siya mas makabago. Anyway, enjoy po your vacation. At for this morning, we will be looking at this preaching from Hebrews chapter 5 from 12 to 14 sa ating pong binasang salita. At ating pong set lang yung premise na we will be looking at this topic. Sa biglang tingin, parang, oy, parang negative. Pero, relax po kayo. At we will understand more that there is something to be taken from this on both sides. Kaya, praise God sa opportunity nito at tayo din magpapatuloy. Bilang bahagi pa ng ating introduction, I would like to read a verse from 1 Corinthians 6:20. Sabi rito, you were both the price. Therefore, honor God with your bodies. It's a short verse, but what the verse is telling us is that that price is the blood of Christ, wherewith He purchased the church. The body is for the Lord. The church is the body, and the body is for the Lord. And it is to be an instrument of righteousness to holiness. Therefore, it's never to be made an instrument of sin. The hope of resurrection to glory should keep Christians from dishonoring their bodies by fleshly lust. And if the soul be united to Christ by faith, the whole man is become a member of his spiritual body. What the verse is telling us is that you are precious in the sight of God. Amen? Because you were bought at the price. And it cost the very life of His one and only begotten Son, Jesus Christ. So you are that precious. Ganon kang niredeem ng Panginoon at this high price. Having been redeemed at a high price make Christians valuable. Isn't it? So every Christian is valuable. But the question is, the church or
the Christians, do Christians and the church need to be high maintenance? Yun ang tanong. Kasi karamihan, sa paningin ng tao, anything na valuable or precious, nakapag niyan, high maintenance. Diba? Especially with material things. Yun ang pananaw ng tao. So knowing that we are valuable, we are precious, the question is, do Christians and the church need to be high maintenance? A blessing enjoyed in church is a support from brethren in times of spiritual crisis. We learned this in the past preachings. Those who are strong are to support the weak. Romans 15:1 says, we who are strong ought to bear with the failings of the weak and not to please ourselves. And then the verse is displayed there. And then, pangalawa, those who are spiritual are to help those overcome in a fall. I also preach this very verse, which says, brothers and sisters, if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit should restore that person gently. But watch yourselves, for you also may be tempted. The third thing is that it is part of the law of Christ to thus bear one another's burdens. The very verse says, bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. So itong angulo ito is telling us na ang blessing na ini-enjoy po na mananampalataya in Christ is the support coming from your brethren. This is what all these verses is telling us. This is one side. And pangalawa is atin pong nalalahanin na at the same time we have a responsibility to become strong so we can move up to be supporter of the church. Each Christian has a responsibility to bear his own load. The verse is telling us each one should test their own actions, then they can take pride in themselves alone, without comparing themselves to someone with someone else. For each one should carry their own load. We will be held accountable for our own actions. This verse will prove that. Romans 14:12. So then, each of us will give an account of ourselves to God. It is thus our responsibility to pick ourselves up as well. So, yung kanina, nakita natin, we as Christians, we enjoy this support from our brethren when we are in a spiritual crisis. And that's the benefit of being a Christian. Pero sabi rin dito, at the same time, meron tayong responsibilidad to become strong so that we can level up, we can move up to become a supporter of the church. Yung dating tumatanggap ng support from the brethren ay pwedeng mag-level up to become a supporter of the church. That's our responsibility. Kaya sabi nito, we need to pick up ourselves in the process. The verse said, therefore, strengthen your feeble arms and weak knees. Make level paths for your feet, so that the lame may not be disabled, but rather healed. So this verse, this is straightforward. Sabi niya, strengthen your feeble arms and your weak knees. Palakasin niyo. Tumayo ka, gumawa kayo. Kung ikaw ay natumba, gumawa ka. Ang sabi dito, and make level paths for your feet. Kasi yung sabihin niyan,
yung mga idol laging nakaupo or nakahiga, ang kanilang paa nakaganon, di ba? But when you stand, your feet will be level on the ground. Then you will be on your feet supporting yourself. Ito po ang utos dito. We have this responsibility to pick up ourselves. Bumaba ka, try to recover, para kasi mo ang iyong mahihinang kamay at ang iyong mahihinang tuhod. Now, some Christians never seem to progress from being supported to supporting themselves. May mga mananampalataya, may mga Kristiyano na sa tingin nila, sa kanilang estado na mahina or downcast or who's going through a lot, ay sobrang hina ng loob nila para bumangon. So, ano nangyayari? They remain very dependent upon their brethren. Pangalawa, unless constantly nurtured by brethren, they fall away or become apathetic. Or, the word, walang concern or walang interest. And such brethren are what might be described as, in the very vernacular term, high maintenance. So, kana, speaking of the definition, yung mananampalataya na ayaw i-recognize na kailangan niyang bumangon ulit and who remain very dependent sa kanyang kapatid, and someone na kailangan constantly in-nurture, kailangan mong laging subaybayan or suportahan para yung interest na ay manumbalik o lumago, ito na, nag-develop na yung sinasabing high maintenance Christian. So, this is where we're coming from. Now, the next question is, are you high maintenance? What is high maintenance? When is it okay to be high maintenance? So, pwede pala, ano? Atin po talagayin yan. Kailan kaya pwedeng maging high maintenance ang isang mananampalataya? Atin pong himayin. Una sa lahat, let's see the definition of high maintenance. What does high maintenance mean? Well, high maintenance describes a person who needs a lot of attention. And typically in the form of pwedeng emotional at pwede rin financial support. It may be used to refer to a person who does not like to compromise when it comes to her expensive taste in clothing, food, homes, cars, etc. Marami po yan. High maintenance is something that, you know, it's required to maintain something in good order. You cannot maintain attending church because malayo yung villa, masikip. Masikip yung house church. Masanay sa hotel, high maintenance? Nakahanap ng ulam na tapsoy o sitaw. Eh, meron namang kadireta, meron namang adobong baboy. High maintenance? High maintenance, ano? Nakahanap ng rin ng gulay. Yan. The church has an evangelism outreach program. Kaso sa labor camp, kung magagawa, ayaw pumunta kasi gusto sa hotel na lang gawin. Mayroon pang detail. High maintenance? High maintenance. Si kapatid, front up sa praise and worship. Lagi sa harapan. Lagi nasulatan ng public. Kailangan daw laging may kulay yung buhok. At ayaw na ulit ng damit. High maintenance? High maintenance. Now, some are requiring a lot of time, a lot of energy, a lot of money and resource
This all falls in the definition of high maintenance in the daily space. Any person or thing that requires a lot of attention are all high maintenance. Na hindi lang inaiwas sa tao. Any person, pagkaya natin, actually hindi lang person, we can look at material things like cars. Cars that require a lot of work and costly parts to keep running. So high maintenance din po yan. Employees, how are employees defined as high maintenance? There are employees na mahirap i-train. They need close supervision. Spoon feed ang kailangan gawin para ma-absorb nila yung task at maipatuloy nila. That's the only way they can do the job right, by spoon feeding. They need close supervision. And then there are these significant others that require a lot of gifts or maybe dates that may pertain to a spouse or a girlfriend or in a street language, Joa. Yeah, so there are those things that we discussed that fall under the definition of high maintenance in the street language. I would like to mention to you some traits of a person who is high maintenance. Una, they have urgent needs. Yung mga kaanggan nila, they have urgent needs. Lahat ang kailangan nila, kailangan ngayon na. In fact, some people may say, I needed that yesterday. Para ganun-ganun pati Monday. They have urgent needs. Pangalawa, some people have that sense of entitlement. Some sense of entitlement. They feel they are part of the royal family. Para siya ang thing. Well, in a simple sense, you can see it this way. In this context, for example, alat na pastor yan, so untouchable yan. Maybe in a bigger sense, sa inyong trabaho, alat ni boss yan. So they have that sense of entitlement. So they are high maintenance people. They could actually be self-sufficient, but actually they are not. They want to depend on others. And then what's next? They talk a lot. They talk a lot. And then, ano pa kasi dito? These are the people who are seldom satisfied. Mahirap i-please. Kahit anong gawin mo, wala siyang satisfaction. Mahirap i-please. And some would be the kind of people that are actually very poor in handling money. And one significant definition or trait would be, these are the people who place a very high importance on material status. These are, I think this tops the definition of high maintenance. They actually have that high importance on their status on the material level. They are actually obsessed in details. Details on their side and details din sa mga tao na kapaligid sa kanila. So sila yung magaling mag-ano, mag-criticize, mag-puri. Not only on what they have, but also what they see around them. They seem unsettled. Wala silang kapahingahan. Hindi sila napapagod na, oh, okay na yan. Let's settle with that. No. They keep asking for more. They're not settled. And some would be individuals that actually resent authority and are often critical of others. Yan po yung mga traits ng tao with high maintenance characteristics. Well, all of that, it sums up sa nalalaking definition of high maintenance on the everyday speech. Well, let's take it sa context po ng church. Let's apply it to Christians. Kung sabi rito,
Christians are high maintenance if they require a lot of attention in order to remain faithful. Sa paghayon sa mananampalataya, may mga individual na para sila manatiling faithful sa gawain, sa Panginoon, sa church, they actually require a lot of attention. They need a lot of support. And what's next? If they require a lot of cuddling or pampering to be active. Ito naman yung iba na sa kanilang buhay, they say, I'm emotional. Ganun din nila. Sabihin, I need a lot of cuddling. I need a lot of pampering para maging active sa gawain. Kailangan sa'yo rin nyo ako. Kailangan na iyayain nyo ako. Hindi ako magkakalimutan. Hindi lang naisama sa announcement. Nagtampo na. Kailangan mo ng sa UN. Kailangan i-pamper. Kailangan mo sundawin. Pamalagin sa church. Mga ganun. This are some definitions of how Christians can be a high maintenance. Now, meron ding mga sure na Christians that are high maintenance, which is, tignan natin, ang sinabi ito. Babes in Christ just starting their new spiritual life. This is a fact. Ang bagong mananampalataya, kailangan po ng follow-up, kailangan ng support, kailangan yung alalayan. And this is the role of the church. That babe in church, yung sinasabi yung baby Christian, kailangan po natin agapayan. Ay, ano ba yung word? So, agapay, yes. Agapayan. Kasi, walang iniwan sa ibang sa isang baby yan. Na pag pinanganak, it takes time bago maging independent dyan, di ba? Bakit pa nagkakaya ng yaya, ng nani, para yung bata, yung baby, bago sila, hindi pwedeng iwanan, di ba? Kailangan mo yan bigyan ng atensyon. So it is high maintenance. Some people would not think of having children because of this aspect. Maraming couples that are like so engaged in work, they will not get into having children or baby. Kasi nga, high maintenance. It will affect their schedule and their routine. Now, this is one thing. Pangalawa, slothful or lazy Christians who attend and work only when constantly prodded. Now, there are Christians naman na sinasabi ng verse na ito, from Proverbs 18:19, he also who is slack in his work is brother to him who destroys. Meron daw mga mananampalataya na naman, they're slothful. Na ginagawa lang nila yung kanilang tungkulin bilang na mananampalataya when they are constantly being prodded or reminded. Kapag binigyan mo ng task, kapag ni-remind mo, gagawin nila. Otherwise, everything is fine. Everything is okay. Now, with this verse, Solomon warned against a man who is slack in his work. And the word slack here is a Hebrew word that means rafa. And it means to relax, to cease, and to desist from doing something. And it refers to one who is weak in his will to do something. And thus, it came to refer to those who were lazy in mind and in body. So yung mga taong kulang sa will, kulang sa self-will para kumilos, para bumangon, and to do something. And this is the warning. The warning is against becoming this way in reference to one's work. At syempre, as we all know, God wants us to work. Diba? God wants us to work. And He wants us to work hard. Sabi ng iba, well, it's part of the curse.
But actually, it is not. It is not part of the curse. God commanded Adam to work the garden before the fall. But the difference after the fall was that the garden would now have weeds for the first time. I'll show you a photo. Oh, you will have one. I advanced the slide. Knowing yung garden, it was so beautiful. Kaya lang sabi nito, thank you. After the fall, this is a situation. Dati it was so ideal yung garden, maganda. Everything is in order. You want the plant, you have the plant. But now, meron ng weeds. Alam niyo yung weeds yung damo? It's something na unwanted. When you raise a crop, when you grow a garden, kukubuan ng damo, at doon na magiging mahirap. Kaya yung work, mas mahirap sa ngayon. Kasi, you're not just tending the plant to grow. Kailangan mo damuhan. Kailangan mo tanggalin yung weeds. Kasi those are unwanted. And then you can get this effect. Diba? That's why the work now is more difficult. The work is difficult. This baby Christian, kapag hindi mo yung binigyan ng time, ganun mangyayari, di ba? So this may be high maintenance, but it is necessary. Now, nung dumating na yan, so hindi na siya, ano, hindi na madali. Became a labor. Labor na yung pag-tend ng garden. It was difficult to do things that would have been much easier before. Ngayon, maliban dyan, meron pang isa pang problema. There is another problem. After the fall of man into sin, man become rebellious. Man become rebellious. Ayaw sundin yung utos. Ayaw gumawa. We no longer want to do what God wants us to do. Ngayon, we have two problems. Yung weeds, at yung pangalawa, yung heart ng rebellious man na ayaw gumawa. It's not wanting to work at all. Now Solomon lets us know that the one who is slack in his work is a brother to him who destroys. Yung ayaw maglinis ng garden, magalis ng weeds, walang iniwan doon sa kapatid niya na naninira ng iglesia. Walang iniwan sa weeds, yung weeds na naninira ng yung actual na crop, yung actual na halaman. So, this is what the verse is telling us. Now, this is a difficult situation. We have more at stake than just the possibility that someone may think that we are lazy. It's part of them being lazy. The meaning of destroy here is interesting. It means to spoil or ruin something. The idea is that of corrupting something or perverting it and thus ruining it in the end. So when you have people who do not want to work, they are brother to those who ruin things. So sometimes when we are having some exercise, magbukay ng team. Or even sa work, you will be tasked, magbukay ng team. Kaya magbukay ng team kasi ipiliin mo, gusto mo alam mong gusto mag-work, di ba? You do not want that part of the team na yung ayaw mag-work. Kasi wala sa iniwan that someone who will ruin everything. Kaya mga kapatid, God desires us to work. And He wants us to work hard. God is not telling us to be workaholic, but when He says God wants us to work hard, meaning even at work, when you have 8 hours in a day, use that 8 hours efficiently, di ba? Para there is no need to sit overtime. Yun ang utos sa atin. Since the world is losing its work ethic, may mga kakalaman po sa global scenario, may mga factory na
sa mga bansa na allowed yung mga union, they form unions na kung saan they fight very well kung ano yung magiging more benefits nila, more magiging nila, they do less work. At madalas, ginagamit nila yun para labanan yung, ano, yung corporation. Ginagamit nila yung force of union para, let's say, mag-stop ng work. Now, this is becoming a work ethic problem. If we will stick out and look much different than the world, if we look, if we will actually work hard. So, sabihin is, if we work hard, we will be distinguished. Makiwalay tayo sa kanya ng maling work ethic. And thus, we have an opportunity to be strong witness in our actions. And which will lead us or give us an opportunity for us to share our commitment to Christ. You give us opportunity to share why we still have a strong work ethic. It is because we know Jesus Christ. Ang gusto ko sabihin, church, is that may we be no longer known as ones who are brothers putting on his stories. By being hardworking, we will be identified as a brother. Hindi doon sa kapatid na naninira. But rather, or instead, may we be known as the brothers who build up. Who build up and bless others. Amen? Balik tayo. Now, even churches can be high maintenance. Kanina, we were looking at a brother or sister in high maintenance. Now, a church can be high maintenance or not. The church in Corinth certainly was high maintenance. I read from worldly, mere infants in Christ. So yung mga
yung mga letters ni Paul sa Corinthians, mabibigat actually. Kasi he heard a lot of negative things about the church that he put up. So hindi yung reminder niya. Hindi kayo lumago, sabi niya. I gave you milk, not solid food. Pero until now, hindi pa rin kayo handa. Hindi pa rin kayo handa for solid food. You remain worldly. Hindi kayo nagbago. So this church that Paul is pointing out to us is actually a high maintenance church. It is a high maintenance church. So a church could become high maintenance kung hindi siya lumalago. And the next verses is going to tell us the same from 2 Corinthians 12, 20 to 21. As sabi dito, for I am afraid that when I come, I may not find you as I want you to be, and you may not find me as you want me to be. I fear that there may be discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, slander, gossip, arrogance, and disorder. I am afraid that when I come again, my God will humble me before you, and I will be grieved over many who have sinned earlier and have not repented of the impurity, the sexual sin, and the debauchery in which they have indulged. So in the same lineage, in the same spirit, yun ang tinutukoy ni Paul dito at sa mga churches sa Corinthians. Well, it's really difficult for him to write these letters kasi he loved this church. But he has to prod them, he has to remind them. And this is the only way he can minister to them, by still sending them letters. So these kind of churches, nating binasa, are actually high maintenance churches. Let's see naman, a kind of church na hindi high maintenance. The church in Philippi was not high maintenance. See, kanina sa Corinto, sa Greece, he has to face this kind of situation. A church na hindi lumago, they remain infants. Meanwhile, is an example of a church na hindi siya high maintenance. Actually, in church of Philippi, it was a church in a Roman colony, and this is the very church, the unang church na tinatag ni Paul sa Europe, in church of Philippi. And this is the very first church that Paul preached. Kasi it was really difficult for Paul when they were ministering, and then ayaw na siyang pakinggan ng mga kapwa niya Jews. Kaya lumabas siya. He preached to the Gentiles. In Europe, siyempre, pero siya kasama, he was with the Silas, with the Timothy, and even Luke. They ministered there, actually, in Philippi. And in Philippi, siguro mas yung mga tao doon, mas soft-hearted or mas leanings, Panginoon, they were able to build the 5 churches. And these churches are, I would say, low maintenance. Yeah. So the verse is telling us, Philippians 1:3-7. I thank my God every time I remember you in all my prayers for all of you. I always pray with joy because of your partnership in the gospel from the first day until now. Being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. It is right for me to feel this way about all of you, since I have you in my heart, and whether I am in chains or defending and confirming the gospel, all of you share in God's grace with me. So imagine, no? Paul having different kind of letters. This is a good letter para sa church ng Philippi. Highly commendable church. Whereas kanina,
sa Korinto, puno-puno siya ng anger, puno-puno siya ng ano, disappointments, kasi hindi siya nalumuto. But this church in Philippi is a low-maintenance church. You see, some high maintenance is good and necessary in the work of the local church. Tama? So far, we have seen enough. High maintenance is necessary for the good work or in the work of the local church. Pero, when it exists where it should not, then there can be some problems. So, sa isang iglesia, especially sa bago iglesia, with new believers, kailangan ng high maintenance. And for some new ministries, kailangan din ng high maintenance. Pero if high maintenance is nade-delegate na napupunta sa mga areas na hindi na dapat, then there is a problem. Kasi sayang yung strength ng mga magagawa, sayang yung resource, sayang ang time. So do you see the point? So, high maintenance can be good if it falls in the right place and the right usage. But if it falls on the wrong place, it's a problem. Well, meron din pong difficulty ang high maintenance. We will now look at saan ba pwede makatulong ang high maintenance. High maintenance is crucial for the newborn Christian. So, kaya kanina, just as it is for a physical baby. Sa isang muna lang doon tayo na bago, maaaring weak pa ang faith, weak ang knowledge sa salita ng Diyos, and they are very susceptible. Kasi for new Christians, marami pong tanong eh, yung mga bago muna lang doon tayo. They have so many questions to ask sa mga nag-minister sa kanila. Sa inyo, sa atin. They need a lot of clarifications because they are still weak in knowledge and weak in faith. Kailangan po ma-strengthen yan through high maintenance work from the church. So without proper attention, they may soon be overcome. Parang yung kanina, yung aking picture kanina, no? Yung isang kalaban doon. Pag na-overcome ng weeds, weeds may represent a situation wherein distractions or mga bad influences around you. If you are that plant na netanin dyan, sa una malinis, pero weeds would rise, doubts, distractions, or temptations will rise around you. Ang weeds, one of the characteristics of weeds is that yung ugat po niya ay mahahaba. It will really penetrate. At kapag nag-penetrate siya, it will get entangled sa weeds, sa may roots ng crop, papatayin yung crop. At yung crop, may kalaban na sa pakikinabang ng nutrients sa lupa. So, nagtagtan yung senaryo, yung dating crop, dating Christian, na libre yung kanyang sustenance sa paligid niya, aagawin po yan ng weeds, aagawin niya ng destruction around that believer. So unless kayo, naman na mga taya, sulutin niyo yung weeds sa paligid ng Kristiyano niya, bagong Kristiyano, then it will be true for his or him. Grow. Amen? Yeah. Kailangan libre lagi yung ano. Kahit sa bukid niya eh, kahit sa puno na nakamatis yan, pag na-overcome yan ng weed sa paligid, hindi na yung lalaki, hindi na yung mamumunga. Mahirap kumuha ng sustenance from the ground dahil maraming weeds. Now, this is another angle. High maintenance is essential for the hurting Christian. Christians are normal people. We are subject to hurting, di ba? Although we claim masaya at buhay Kristiyano, but it's true, we are full of
trials develop. And at times, when Christians are hurting, we cannot deny the fact na kailangan po na high maintenance. At kayo na spiritual, this is your role to minister to that person who is hurting. Hurting maybe due to a loss of the family, maybe due to a broken relationship, maybe nawala ng trabaho, or maybe mas marami kang ibang situations na pinagdadaanan. Maybe that person is sick, and maybe that person is overtaken in a fault. He fell into a trap of sin. Maybe that person is suffering physical illness. And who knows, maybe that person is suffering persecution sa kanyang workplace, sa kanyang family, or a new Christian na galing sa isang family na mga deboto, that person will be subjected to a lot of persecution. That's the time when we need high maintenance to give to that person. Because they are still weak. And without proper attention, they may soon be overwhelmed. So, in such cases, high maintenance is certainly called for. Ito po sa atin. Let's look at this verse. 1 Thessalonians 5:14. And we urge you, brothers and sisters, warn those who are idle and disruptive. Encourage the disheartened. Help the weak. Be patient with everyone. So we have a role to fulfill, no? As brothers in the church and sisters, we are being urged here. Iwarn daw po natin yung mga kapatiran who are idle and who may be disruptive. At encourage po yung mga nangihina ang loob. At turuan yung mga nangihina. And last thing mentioned here is being patient with everyone. Patience is a virtue, di ba? Hindi lahat tayo meron ganyan na rin, ability to be patient. But through prayer, I think we can have this. We can have the patience to bear with the person beside us. This is where high maintenance can help. It's what we discuss here. Now, yung kanyang ano naman, the negative side niya, high maintenance can actually hurt also. This we already discussed this. Where it can hurt. Church, you know, high maintenance can be hurtful when it hinders the growth of the church. Kapag yung high maintenance ating pinapractice ng sobra, na kung saan ay nahihinder na yung growth ng church, it becomes hurtful. We all know that church grows through evangelism, through edifications, and through benevolence. You are? We need to be all part of this. This is all our duty. Sa area ng evangelism, sa area po ng edification, yung paglago natin through learning, at yung area ng benevolence, yung pagkakaloob. Lahat po tayo bahagi nito. And this is one way we grow. Church may not grow if undue effort is spent on a select few. Imagine, this is a church. Tas meron lang ilan na sobrang high maintenance, who's demanding a lot of time, a lot of our research and resource and strength. Yung karamihan, strength natin na pumunta sa nag-network lang sa isang or sa a few persons, ay hindi po lalago ang church. Kasi sayang yung resource, sayang yung lakas, yung power ng church. Kung nag-divert lang sa ilang few.
sometimes we cannot move on because we consider that person. Di ba may mga ganong situation? Wala kang magawa kasi we try to consider that. We try to respect that person's condition. Or at times, you want to slow down. Maybe yung pacing is not compatible to all. But we need to consider some person para sabay-sabay tayong galakan. Now, in this situation, when a few are demanding so much attention or time, then nagigintan po ang group ng church. Kasi sa kanila lang nakatulong ang attention. Now, high maintenance can be hurtful when it holds back the efforts of the workers. Paul desired the place where Christ was not named. Actually, po dito, it has always been my ambition to preach the gospel where Christ was not known, so that I would not be building on someone else's foundation. Ako po ay nasa business naman po, yung namin po trabaho, construction. Before any building, we must secure the ground. We must know the ground's characteristic kung kaya yung supportahan yung building. We need to investigate yung soil's bearing capacity. What follows is the foundation. Now, the foundation, ito yung footing na bumuhat po sa building. This is very important, the foundation. When you have a new believer, you are setting the foundation. Wherein the church can build up upon. Maybe the pastor set the foundation sa mananampalataya. But you can actually build upon it. Kasi building takes time, di ba? Pag maganda yung pundasyon ng isang mananampalataya, then it will be built correctly and securely, safely. The verse is telling us here, desire or ambition ni Paul is that makapag-preach siya na kung saan Christ is not yet known. Na kung saan yung pundasyon i-build niya is fresh, is unadulterated, at hindi kung saan someone else ay nagsimula na doon. Mas mahirap po yun gano'n. Di ba? So, when you evangelize on a new soil, on a new land, parang mas madali ito kung sa iba. You plant something and you build upon it. Napaka-importante po yung tamang pundasyon. And then everything else follows in the correct direction. Yet, churches like the one at Corinth, diba dito maging kanina, yung church sa Corinth, sa Greece, this is the kind of church that held him back. May mga missions si Paul that you are all aware of. Yung kanya kasing mission, hindi lang isang cycle, diba? He went through it 3 times. At yung pag-apal din sa mga final trip niya sa Rome. So yung mga trips niya yan, kailangan niyang balikan yung mga churches na ginawa, na pinundan nila before. Para to follow up on them, at yung iba, kailangan i-front sila, i-remind sila, i-reveal kung ano yung nasimula nila. So, yung gawain, mas mabilis na yung lalaganap, wala lang kung if you establish something at maganda yung naging direksyon niya, hindi mo na kailangan yung bigyan ng maraming panagumpa o attention na balik-balikan. So yung effort mo will not be held back doon sa church na high maintenance. You can move along, you can move forward. The verse is telling us, 2 Corinthians 2:13. Now, when I went to Troas in Greece to preach the gospel of Christ and found that the Lord
had opened the door for me, I still had no peace of mind because I did not find my brother Titus there. So I said goodbye to them and went on to Macedonia. Ando na siya eh. Pero meron siyang bagong calling, so he had to proceed sa Macedonia, which is more urgent. Pwede na sana siya maganda doon, mag-minister. So pinunta niya lugar. Kaso may ibang calling, paano ito mo mas urgent. So he had to leave and say goodbye to them. So high maintenance can be hurtful when more serious needs go unmet. For example, we said kanina, mga babes or bagong believer sa iglesia, those baby Christians, not being helped because others expect coming. May mga bagong mananampalataya na hindi po magbigyan ng atensyon ng iglesia na mga magagawa because yung iba, natatihan na, ay naaray na ang punong pangkirin. You see where the effort is being delegated? Kung saan dapat yung mga bagong mananampalataya, we can minister more to them, ay hindi nangyayari kasi may mga iba, I don't know, maybe sensitive, maybe emotional, maybe tampuhin, balat si puyas, mga gano'n. Nangyayari po yan. We who are matured, mga dami na, we should actually live this status. We should not remain baby Christians. Ilang taon na yun, di ba? We should not remain baby Christians. Our understanding should be maturing. The sick and the dying are being neglected because others require attention. Ang sabi po ng Matthew 9:37, the souls who are ready to receive the truth are very numerous, but the laborers are few. Isn't it? Marami po nangangailangan makatanggap ng truth. Marami, napakarami. But we all know that the laborers are few. So let us use wisely our time and human resource. Let us use the church sa mga serious needs na ating kung dapat nabigyan ng attention. There are times in our spiritual lives when we all require some high maintenance. But to avoid keeping it from those who really need it, really we should give serious thought and effort over that. Di ba? Truly we all need that. Every Christian needs that high maintenance, that support from the fellow Christians. But look, be sensitive then. Look around you. Because there are more brothers and sisters who seriously need more of that care and attention from the brethren and from the church. So let's delegate where the actual support and attention is really urgently needed. Church, how do we defeat high maintenance? We can defeat high maintenance through individual growth. Now we're looking at application of all. Is through individual growth. Yes, we need high maintenance when we are babes in Christ. But, atin po malalahanin, we should reach a point wherein we don't need it anymore. Ang baby ay duwarating yung time na hindi na sa baby. Look at Jacob. When he arrived dito, malit na bata pa, no, talagang halos hindi pa kumikilos eh, wala ko na sa akin ano, na salita. Pero look at him now, no? Napakalikot, napakaliksik, at he's grown up, hindi na siya baby.
I think that's the purpose why we are not babies in church. To remind us that we should not remain baby. Right? At some point, we have to leave that status. We have to level up. Tama na yung baby Christians. We should reach that point that hindi mo na kailangan yung middle class yung pampering. Kasi meron ng ibang na nangailangan yan. Mas urgent pa. So, where we can become the providers, mas maganda na yun, di ba? Kesa yung estado mo dati na ikaw ay recipient lang. We need to change our status. From being supported to being supporter in church. From being recipient to become providers. Diba? Health providers, encouragement providers, kapatid. Dapat yun ang ating gawin. So this is achieved through individual growth ng members. Look at this case of the unfortunate Hebrew Christians. And this is our givers, by the way. This is where the givers came in, come in. And it reads, in fact, though by this time, you ought to be teachers. You need someone to teach you the elementary truths of God's word all over again. You need milk, not solid food. Anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness. But solid food is for the mature, who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. You have been Christians a long time now, and you ought to be teaching others the side of the verse. But instead, you have dropped back to the place where you need someone to teach you all over again the very first principles in God's Word. Lumipas na yung panahon, kaming ganon. Pero, baby Christian ka pa rin. Ang tagal mo ng Kristiyano. You ought to be teaching others by now. Dapat na yun, teacher ka na, sabi ko. But then, nagbalik ka. Sisimula ko ulit sa pag-take ng milk. You are like babies who can drink only milk. Not old enough for solid food. After all this time, milk pa rin na kaya mong intake. Kung yung bata na inaawat sa gatas nila. But it's time to give them solid food. Yung kaya mo ng kuya. And when a person is still living on milk, it shows he is not very far along in the Christian life. He doesn't know much about the difference between right and wrong. He is still a baby Christian. So matapos yung mga nabibas na panahon na yun, ganun ka pa rin, baby Christian ka pa rin. Sabi dito, tama na yun. Awat ka na. Awat ka na sa kitas. Here's mashed potato. Solid food na dapat. Kaya Pastor Ray and all our pastors, you know, Pastor Elder, ito na yung ano yung mga objective na yun eh. Ang natuturo na, it's about doctrines na. It's about yung mas malalim na. We go deeper. We dig into the deeper teachings. Kasi ready na kayo doon. You can absorb that. And this is time for you to grow. Diba? Through individual growth. What's next? Through individual strength. Strength from brethren is certainly helpful when we need it. But we should also reach a point where our strength comes from. This is the most important thing. We should acknowledge at some point pag nakakatayo ka na, hindi ka na sinusuportahan ng kapatid,
you should claim that the strength you have is coming from God. Kaya mo lang makipag-usap at this level because God is sustaining you with wisdom. Hindi ka na umaasa sa iyong teacher, sa iyong deacon, sa iyong elder, sa iyong pastor. Kaya mo lang magsalita on what you believe upon. Kaya mo lang i-depensa kung ano yung pinanahawakan mong faith, kung ano yung pinanahawakan mong hope in the life to come. So this is the time when you become producers, not just consumers. Of course, we have a biblical reference to this. The word of God from Philippians 4, 11 to 13 says, I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do all this through Him who gives me strength. Amen? That point will come na nasabihin mo, kasi marami ka nang pinagdaanan eh. Nakita mo na yung buhay. A point wherein kaya mo lang tumayo, hindi ka na lumalas sa iyong magulang, sa sustento, you have to work. So, at some point, maybe nagugutom ka. At some point, marami ng pera. Dahil pinagdaanan mo na yan. You have gone through life and you have established that faith. And you can declare that whatever strength you have, it is coming from the Lord. Hindi sa kapatid mo na sumuporta sa iyo. So every one of us should be in this position. We will have that individual strength to stand on our own and declare that the strength we have is coming from our Lord. Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. For just as we share abundantly in the sufferings of Christ, so also our comfort abounds through Christ. If we are distressed, it is for your comfort and salvation, if we are comforted. It is for your comfort which produces in you patient endurance and the same sufferings we suffer. So, kung meron ka, pwede mo nang i-share. Kasi sabi rito, we can share comfort to others with the same comfort that we receive from God. So you who are spiritual, who receive this comfort from God, you are able to share this comfort sa iyong kapatid na mahina. And this is through the individual strength ng mga pananampalataya in the church. So, see, with that individual growth and individual strength, kaya-kaya ko eh. Kaya-kaya kong itaguyo ang unang ginagawain sa church. Like, especially yung pag-support sa mga bago mananampalataya. It can be done. And this is, one of the best formula na ginawa ng Panginoon Jesus, ano? Kahit umalis siya, you can see everything, ano, lahat nalalo, kahit wala na yung Panginoon, yung iniwan niya, out of his short ministry on earth, ay sapat po eh, para itaguloy ko yung gawain mo ng church, through the membership, through the church. I want to conclude now. At nagiging high maintenance na po ako. Well, we talk about this issue of high maintenance. My purpose is not to discourage high maintenance kung saan siya kailangan. But actually, we steer
this church, that we are to bear one another's burden. Kung sa atin, pag Galatians 6:2, carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. And the strong are to bear with the infirmities of the weak. We have said this before, a church comprised of different characteristics of members. May mahina, may malakas. Para kanya, may maliit, may malaki. At sabi nito, hindi malalakas. Those who are strong are to bear with the infirmities of the weak. Romans 15:1 says, we who are strong ought to bear with the failings of the weak and not to please ourselves. Kung malakas ka sa isang area ng buhay, huwag mo nang ipag-ibang yun. Gamitin mo na lang yun to support the others who are weak. Kung mayaman ka sa isang area ng buhay mo, ibahagi mo yun sa iyong kapwa. Kasi kung lahat tayo ganun ng mentality, I think we will not have shortage. We will be able to feel and bear with one another's weaknesses. So, it is not my purpose to discourage high maintenance. Kung saan siya kailangan? Just like this, again, parang kanisimulan kanina, this illustration, yung weeds. Napakaganda, di ba? Pag pinimalas pa ko ng weeds, pag malinis yung itong garden, yung simpleng footpath na walang weeds, ma-appreciate mo siya. This is only possible kapag yung worker na ginagawa niya yung kanyang trabaho to take away the weeds, take away the distractions in your life, take away yung mga doubts nyo, pull it out, namuhan nyo ang iyong paligid para maging kaya-aya siya sa Panginoon, di ba? So, this is how we maintain the garden. You must work and you need to work hard. We need to take away the weeds in our lives. So my desire has been to challenge you in thinking about your service to Christ. To reflect about your work in the kingdom. As the verse said, Galatians 6:4. Each one should test their own actions. Then they take pride in themselves alone, without comparing themselves to someone else. Hindi naman kinakailangan pare-pare kaya ng ano, di ba, ng kakayanan or ng abilities. Dahil lahat tayo kanya-kanyang unique na gift from the Lord. And you can use that to please the Lord, to glorify God. So sabi dito, where to reflect that? Tignan mo ang buhay mo. Tignan mo yung mga actions. Kasi, if you're doing your role, you can take pride in it. Diba? Kung alam mo kung saan ka, nilagay ng Panginoon sa iglesia, kung saan ministry, you reflect on it. Are you doing your part? Kasi pwede mo siya kung pwede mo lang eh. You can take pride in it. At doon na kailangan kung parang ka na, ah, si kapatid, ang katero ng process. Ako yung ginagawa ko sa background lang, sa kusina lang, or something, or maybe nalulundo lang. But, you know, sabi nito, lahat tayo yung ganyan ng purpose nila. So, claim that role, claim that ministry of yours, magkailangan mo siya. And without complaining to others, reflect about your work in the kingdom. And lastly, are you bearing your own load? You see, we are tasked to look after one another. But at the same time, lahat tayo, we ought to grow in the knowledge of Christ. We have to establish that relationship between us and our Lord. So, you have to have that maturity to accept your own load. Ano ba ang iyong commitment sa Panginoon? Ano ba ang iyong
covenant with God, are you bearing your own load or iniiwasan mo lang? The Word of God says, Galatians 6:5, for each one should carry their own load. And I will end with this. Sa ating pong iglesia, when a burden becomes unbearable, that is when we need high maintenance from our brethren. Diba? If there is something na mabigat talaga, kailangan po na alam ng high maintenance from the whole church, from the brethren. But when failure to bear our own load requires high maintenance, then it's a difficult situation. We are hindering the cross of Christ. Kapag iniwasan mo yung load na dapat sa iyo, at iba ang gagawa dyan, or iba ang didelegate dyan, then it's becoming a high maintenance issue. So, if you only do your part, nothing will be high maintenance in the church. Everything will be balanced. You know, we will be standing like stable. Parang kanina sinabi ko, when you stand stable yung as we are designed, ayun, balance lang, di ba? Hindi ka mabubal eh. Pero try to stand like for 1 hour on one leg. It's really tiring. It's really tiring. You need to support yourself in a balanced situation. So if you do your part, everything is okay. Everything will be good. Kaya, salamat po sa inyong time at I hope po naging meaningful din naman ang ating pong discussion about high maintenance. Amen. Thank you, Pastor Ronnie, for giving us the Lord's word for us today. We pray that everyone has been blessed, and as we sing this song together, may this be our prayer that we do our part. We each have a responsibility to fulfill for the church. The church is the body of Christ, and we should remember that and be inspired to do our part to make this church grow all for the glory of God. Let's sing this together and let this be our prayer. Purify our hearts, O God.
participate in the Lord's Supper? It is one of the sacraments of the church, and we hold the Lord's Supper every first Friday of the month. And sa ating po mga online worshipers, you can also join us in the Lord's Supper. We encourage you or request you to prepare the physical elements, such as the bread and the juice, para po sa ating sama-sama pagkinabang. At mamaya po, we will partake together on my signal. For now, I just want to read something about the Lord's Supper. You know, among the many themes that we can look at in the Lord's Supper is the theme of remembrance. The theme of remembrance is one of the most familiar yet powerful motives inherent in the Lord's Supper. One would hardly think that those who have been redeemed would need to be reminded of God's grace shown in Jesus Christ. But actually we do. We do need to be reminded. So almost every time we meet at the Lord's table, we are reminded of His command to remember. Sabi sa verse, do this in remembrance of me. Though familiar to us, these words deserve special emphasis. And this includes the following. Church, as we retrace the final events of Jesus' life leading up to Calvary, this reminds us of His suffering and death on our behalf. And note that this remembrance is commanded. It is commanded to us. And we have authority for doing this, as ordained by Christ Himself. And note that remembrance is visible in the bread and the cup, which is representing the verse, this is my body and this is my blood. And note that as a church, remembrance strengthens us. Our faith is strengthened and built up through eating, through drinking, and through the process of remembering. Note finally that while this remembrance is historical, it is also personal. Jesus does not ask us to remember the day or the place, etc. But we are told, do this in remembrance of my death. The command is, do this in remembrance of me. So, brothers and sisters, our relationship with Christ is a personal one. As I believe, come unto me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Amen. You will proceed. Examine himself before he eats of the bread and drinks of the cup. For anyone who eats and drinks without recognizing the body of the Lord eats and drinks judgment on himself. Let's allow for time to pray and examine ourselves. Thank you.
the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. May I request the ushers to distribute the elements. Thank you.
proceed with the drink or the juice or wine, in the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is a new covenant in my blood. Do this, whenever you drink it, in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes." All together. Pray to Dios. To God be the glory. Amen. Amen. Let's rise close so we can close in prayer and then we can declare the Lord's benediction. Let us pray. Father God, we thank you, Lord, sa natapos kong gawain at salamat po rin sa kalooban sa aming attendees Panginoon, sa aming mga visitant, sa mga members at sa aming mga online participants Panginoon. We praise you, Father God, for this time of worship and for this time of looking at your words, Panginoon, knowing and acknowledging that we are not to remain infants, Panginoon, we are not to remain baby Christians, but we are all to grow, Panginoon, to grow in understanding of what is right and wrong, growing in the knowledge of you, Panginoon, and to know and receive your teachings, Panginoon, in a deeper sense. Thank you, Father God, that at times we are high maintenance, Panginoon, due to our situation. But Father God, we are not to remain in this condition. And we are to exercise where it is most needed, Panginoon. Our brethren who are going through a lot, who may be suffering, who may be caught in sin, they deserve a lot more attention, Panginoon, from the brethren. And those who are matured in the Panginoon, they should grow, they should prosper, Panginoon, and not even say, Panginoon. Lord God, bless this church, bless this body of believers, Panginoon, na sa paghayo ay ito po namin laging kasama. Lord, we praise you for everything at salamat, Panginoon, sa panumbahang ito. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Let us raise our right hand as we receive the Lord's benediction. Now to Him who is able to immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us, to Him be glory in the Church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. Amen.